Hi guys! Welcome back sa akin channel. So in today's video, samahan nyo akong maglinis ng aming mini kitchen. So parang clean with me ang ganap natin ngayon. So ito yung before look. Sobrang gulo, sobrang dumi. Actually, itong kitchen namin na to, meron akong separate video na ginawa kasi minakeover na namin to. Hindi ganito yung itsura niya. Sobrang pangit nung dati naming kitchen. Sobrang dumi nung pader. So, if you're interested, you can watch it down sa description box. Nandun yung link. So, ayan, meron tayong pa-cabinet dyan. Nalalagyanan ko ng mga anik-anik na kailangan ko sa pagluluto. Lilinisan ko din yan. And, nandito naman yung ating gas range na merong noodles at mantikang gamit na. Lilinisan ko din yan. Nabili ko nga pala yan sa Lazada, yung La Hermana gas range. And ito yung ating sink area. So, may mga hugasin na konti lang naman. At meron din tayong paadobo, kung nakikita nyo yun. Meron tayong paadobo dyan. So, medyo magulo. Kaya, ayan, ang ating aayusin ngayon. Alright. So, ito yung before look. And doon, banda doon, nandyan yung mga spices ko. At dyan, banda sa may stairs, may mga nakahilerang tsinelas. Tatanggalin natin yan. So, ayan na yung ating dirty, literal na dirty kitchen. Okay, nagpatulong na ako sa anak ko para malikpit niya yung mga nahugasan na kasi nakatulo na yon. So, ang next kong gagawin is tatanggalin ko yung doormat. Kasi, ang una ko po talagang ginagawa is nagwawalis ng floor. Pagkatapos kong magwalis ng floor, tsaka ako maghuhugas. Bakit ko inuuna yung pagwawalis ng floor? Kasi medyo naiirita ako kapag naghugas ako, tapos may mga tubig na tumulo sa sahig, tapos tsaka ako magwawalis. So, ang tendency noon, didikit yung alikabok sa walis kasi nga, basa na yung floor. So, yun lang yung parang logic ko. Tatapusin ko lang to, and after nito, magpo-proceed na ako sa paghugas ng mga hugasin. Okay, konti lang naman yung hugasin natin ngayon. Ang una kong hugasan palagi is yung lalagyanan. Dito ko pinapatuloy yung mga nahugasan na. And ang ginagamit ko is Joy with Safeguard. Hindi ito sponsored. Pero kung gusto nyo akong padalan Joy, why not? Thank you so much. So ayan, hugasan ko muna yung lalagyan ng tuluan. Ano daw? Basta kung kagaya ko kayo na hindi dinediretso yung hugasin sa lalagyan, makakarelate kayo. Yung iba pinupunasan, pero sa akin, pinapatulo ko lang siya. By the way, yung ginagamit ko palang Joy, nilalagyan ko siya ng tubig. Kasi very concentrated yung Joy, napakalapot. Kaya nakakatipid din ako kasi dumadami siya eh. Okay, so isusunod ko ng linisan yung mga tiles at ang ginagamit ko is yung Joy na dispray naman. Again, hindi po ito sponsored, user lang talaga ako ng Joy. Pero hindi ito lagi yung ginagamit ko, minsan alcohol, minsan yung Zonrox na color purple, yung floral fresh. So, pag Joy ang ginagamit ko, ang practice ko lang is pupunasan ko siya. And then, ililive ko for a few minutes and then babanlawan ko. When I say banlaw, pupunasan ko lang siya ng basang-basahan. And ginagawa ko yon twice or thrice. Okay, so next is babanlawan ko lang yung basahan. Syempre may sabon-sabon yan. And then next is pupunasan ko na yung mga tiles natin ng 2 beses or 3 beses minsan. Okay, so malinis na tong section na to. Kita nyo naman, kumikinang yung tiles. And nalinisan ko na din yung iba ko pang organizers. Ayan, yung 5 yan.
So, malinis na yung section na yan at ang next kong lilinisan is yung lalagyanan ko ng mga spices na katabi lang niya. So, ganun lang ulit ang gagawin ko. Pupunasan ko ng may sabon and then babanlawan ko. So, kung napapansin nyo, ilalagyanan ko ng bawang sibuyas para siyang rattan basket. Nabili ko to online, nakikitan ako. Actually, lalagyanan siya ng plant, hanging plant. Pero sabi ko, parang cute siya lalagyan ng bawang sibuyas, so why not? So, ayan, tatanggalin ko lang po lahat ng mga spices para mapunasan yung lalagyan, pati na rin yung bote. So, actually, meron akong separate video kung paano ko ginawa yan. Ililink ko ulit sa baba kung gusto nyong mapanood. Pero yung mga lalagyanan ko ng spices is from McCormick. Nilagyan ko lang siya ng spray paint na black. And nilagyan ko rin ng label. So, kung gusto nyong ma-watch, you can check the description box below. Bago ang lahat, uminom muna tayo ng tubig. So, itong mug na to, nabili ko lang din sa Shopee. Pwede siya sa hot or cold. Okay, tinanggal ko lang lahat ng nakalagay dyan. Ganon lang ulit ang gagawin ko. Spray, punas, tapos banlaw. Ayan na mga mare, after multiple times ng pagpupunas, malinis na po yung section na yan. So, ayan yung ating sink area at mga, ano ba yung tawag sa isang area? Spices area or kung ano mang area yan. So, dumako naman tayo sa maduming part, which is yung ating ref. So, itong ref na to, matagal na sa akin to, siguro 12 years na. And kung mapapansin nyo, yung theme ng section na to is black. So, all black sila. Ayan, pupunasan lang natin yung ibabaw ng ref. Syempre, tatanggalin ko yung mga kalat. So, ganun lang ulit. Spray, punas, banlaw. Nirefillan ko na din pala yung kape ko kasi ubos na. So, ito ay Nescafe Red na 3-in-1 galing pang Dubai. Pero wala naman siyang difference sa kape natin dito, yung Nescafe natin dito sa Philippines. Okay, so next naman itong electric oven tsaka yung cabinet. Ganun lang ulit ang gagawin ko dyan. Paulit-ulit lang yung sinasabi ko. Spray, punas, and then banlaw. Nirefillan ko din pala itong mga chicha ng anak ko. Nilagyan ko muna siya ng tela. And halo-halong biscuit lang yung nilagay ko dyan. Merong Fita, Sky Flakes, Ribisco, Tasty at may konting chicheria. Okay, so malinis na din tong section na to. Nalinisan ko na din yung cabinet. Hindi ko na pinakita sa inyo. Mukha lang siyang magulo pero malinis na po yan. Yan na po yung best na pwede niyang maging itsura actually. So, puro spices lang din po yan, mga sausawan, kung ano-ano pa. And next is itong gas range. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko siya lilinisin. Kasi ganun lang din naman po yung gagawin ko. So, ayan na po yung after look niya. Malinis na siya. And as usual, ang ginamit ko lang naman is yung Joy na display. So, malinis na tong section na to. And ang next ay magmamap na ako ng floor, finally. Ayan, so naka-ready na yung ating timba na may tubig at ang ginagamit ko dyan ay Zonrox Gentle Clean, yung color blue. Actually, hindi ko talaga to ginagamit. Napilitan lang akong bumili kasi nung mga time na out of stock yung color purple ng Zonrox, yung floral fresh. Pero since nabili na natin, why not gamitin na natin, diba? So ayan, magmamap na tayo ng floor. Sa pagmamap, saglit na saglit lang naman to dahil sobrang liit lang naman itong kitchen namin. So, ang ginagawa ko is tatlong beses ko siyang tinatrabaho or minamap.
Okay, after ko mag-mop ay naglalagay na ako ng mga doormat sa floor at ang pinaka-last kong ginagawa is laban yung basahan na ginamit ko. So ayun lang mga mare, I hope nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa panonood. Until next video. Bye!